health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Hilda Ong, ang inyong agarang serbisyo lady sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Alam po ninyo, siguro naman sa lahat po ng mga nagtatrabaho, natural ayaw din natin darating ang panahon na tinatawag natin na senior citizen. Pero para sa akin, yung pagiging isang senior, ito ay magandang privilegeyo dahil meron po kayong less 20% discount. At saan-saan po kayo pumunta, lagi nauuna si senior citizen. Ngayon, ang SSS naman, meron pong dalawang, pwede po kayo mag-file ng retirement, either kung kayo ay nag 60 years old, ito ang tinatawag natin optional. Na kasi kadalasan, ang alam ko ay dapat umabot muna ng 65. Pero sa SSS, kapag kayo ay 60 years old na, at wala na kayong trabaho, wala na kayong employer, pwede na ninyo i-enjoy lahat ng mga naihulog po ninyo sa SSS at makakatanggap na po kayo ng monthly pension. Pero alamin muna natin sa SSS, kung kayo ay nag 60 years old, dapat meron po bang limit na how many months na dapat mabuo po ninyo para ma-qualify na po sa the age of 60, makakatanggap na po kayo. O kaya naman, sakali naman, kayo ay may trabaho pa, pero gusto mo at the age of 60, gusto mo mag-file ng retirement, ito po ba ay maaari? So ito ay lahat mga katanungan ko, malalaman natin ang kasagutan mula po kay Sir Fernand Nicolas. Siya po ang head ng Media Affairs Department. Magandang araw po, Sir Fernand. Alam mo, itong topic na to, ito ang pinaka-inaabangan ko, pero hindi pa ako pwede. Oo. So, mabuting araw, Dr. Hilda. Mabuting araw sa ating mga manonood. Maganda po yung topic natin kasi pag-uusapan natin yung technical retirement. Kasi hindi ba, yan po ang inaabangan ng lahat ng miyembro, yung retirement nila sapagkat i-enjoy na nila ang kanilang monthly pension, yung pinaghirapan nila ng ilang taon bilang miyembro ng SSS. So ngayon po, natutuwa po kami ibahagi sa inyo na inilaunch na po ng SSS ang filing of retirement through online. So yung mga miyembro natin, hindi na po kailangan pumunta sa sangay ng SSS, magmamasahe, kasi di ba napaka-traffic sa ating lugar ngayon. So mga senior citizen natin, hindi na mahirapan sumakay ng sasakyan, basta po may internet connection, naka-enroll sa my.sss yung kanilang account, pwede na silang mag-file ng retirement online. Wow! Ibig sabihin, para sa akin ha, kasi minsan, hindi mo masasabi, mas mahirap daw kapag actual, minsan marami hinihingi na requirements. Oo, at hindi lang po yung hinihingi na requirements kasi napakarami pong nagpa-file ng claim sa branch. Kaya sinasabi nga, ang karaniwan po na nagkakatuwaan nga kami sa opisina kasi hindi pa tinatawag natin courtesy lane dahil mga senior citizen. Eh paano po magkaka-courtesy lane? Eh lahat po sila senior. Yun na nga. Pwede, kailangan pa rin pong pipila talaga. Paumanhin po sa inyo lahat kasi hindi po napakaraming taon personnel ng SSS to attend na para lahat pagdating ninyo, servisyo ka agad. Pero lahat po kayo ay senior kaya pipila pa rin po yung mga senior natin kasi meron po tayong mga designated counters para sa ganyan. Kaya lang minsan sobrang dami eh, sabay-sabay. So ito po yung isang solusyon para maiwasan natin ang pagpila, ang paglo-launch nga po natin ng technical retirement filing online. So ano ba yung mga requirements? Siyempre dapat po 65 years old na, yan po yung sa technical retirement. So ang kailangan lang, siyempre, naka-enroll sa my.sss, pwede na kayong mag-key in ng inyong mga numbers, saka yung banko po na pag-deposituhan natin nung account. Pero natutuwa po kami kasi na-launch po natin yan. Actually, matagal na yan eh. Pero ngayong Oktubre, nirelaunch po natin yan. Nitong Oktubre, sa initial po, wala pa kaming mga press releases dyan. Mabot na po ng 39 or more than 39 pa. Yung na-approve namin is 39. So, ibig sabihin, mas marami pang nag-a-attempt na mag-file ng technical retirement online.
So gumaganda na po yung understanding ng ating mga miyembro dyan. So kaya po bibigyan natin ng mga pag-aaral pa kung paano natin mahihikayat lahat ng mga miyembro na dyan na po tayo pumunta. At ang kagandahan po, sa susunod na taon, yung ating regular, yung tinatawag nating optional retirement of the age of 60, ilo-launch na rin po natin dyan. So inuna lang po natin yung mga 65 years old. Sa susunod na taon po, ilo-launch naman natin yung 60 years old. So para hindi na nahihirapan yung mga seniors natin, online na lang po ang filing ng salary loan, ng retirement. Eh pero yung tanong ko kanina, kapag sila may trabaho pa, hindi po pwede. Sa ngayon po kasi ang tinatanggap lang nga natin is technical retirement, yung pong 65 years old. Kasi po kahit na ikaw ay may trabaho pa, pagka ikaw ay 65 years old na, pwede ka na pong mag-file ng retirement claim. So hindi yung kailangan separated ka muna sa employment. Hindi po, ang kailangan mo lang, 65 years old, at saka meron kang 120 at least monthly contributions sa record ng SSS. Kapag po na-satisfy mo yon, pwede ka na mag-file ng retirement online. Pero kung 60 lang siya, at may trabaho? Hindi pa po pwede. Kasi actually, ang requirement nga po must be 60, must be 65 and must have paid at least 120. So hindi na na-satisfy yung age requirement dahil 65, 60 pa lang siya. So hindi pa siya pwede. Kasi po sa batas, yung optional retirement must be 60 years old, must have paid at least 120 contribution and must be separated from employment. So kailangan masatisfy mo silang tatlo na sabay-sabay. Kapag ka po may naiwan tayong isa, not qualified to receive to file the retirement yet. So maghintay po tayo, masatisfy natin lahat yung tatlo na yun. Pero hindi din po pwede kapag kunwari, ako ay nagtatrabaho sa isang company, tapos sabihin ko doon sa company, tanggalin muna ako sa SSS, pero nagtatrabaho pa rin ako dyan. Bawal po yun. Oh. Kasi at the age, hindi ka pa nga considered as retired. Oh. Dahil po ang usapan nga natin, ma-meet mo yung tatlong requirements na yun. So, ibig sabihin, nandaraya tayo. So, pagka po nandaraya, may karampatan na parusa yung employer. Oh. Kasi dapat hindi ka tinotolerate ng employer na yun. Dahil nakalagay po doon, must be separated from employment. Eh, you're not yet separated eh. So, ibig sabihin, may nandaraya. Kasi syempre, ibang employer, natural, gusto nila yung makapagbawa sa monthly na pabayaran nila, di ba? Hindi po. Kasi syempre, marami kaming kakampi dyan. Oo. Number one, sino po? Yung mga katrabaho, maiinggit, di ba? Nagtatrabaho ka pa, pero you are receiving the monthly pension. So, anong gagawin ng mga katrabaho natin? Nakawala na siyang kanta sa sumbong. Opo, isasumbong sa SSS. Mm. So, yun po ang mga maraming kaming kakampi dyan, ma'am. Marami kaming nahuhuling ganyan. Tapos, meron din kasi hindi nila maintindihan. Ano po ba yung tinatawag natin na, kasi sabi, kunin mo na lump sum. Okay. May ino-offer po kami sa retirement kasi na you can avail of the advanced 18 months pension. For example, 60 years old ka. So, na-meet mo na yung tatlong requirements. Tatanungin ka ng SSS, gusto mo bang i-avail yung advanced 18 months pension? So, ibig sabihin, yung 1.5 years na pension o 18 months na equivalent na yon, ibibigay namin one-time payment sa iyo. And then you will resume, or you will start to receive the monthly pension on the 19th month. Kasi yung 1 to 18 in advance na namin sa inyo. So yun po, ibibigay namin sa inyo yung advance 18 months. Pero ino-offer lamang namin yan sa initial filing ng retirement claim. Pwedeng 60 or 65. Pagka po ikaw ay nagpa-readjust na or tumatanggap ka na hindi namin pwede. Sa death claim po at saka sa disability, hindi po namin tinatanggap yung advance 18 months. So only in the retirement program. So yun doon po pwede. Kaya lang po ako ina-advise ko sa inyo, kung hindi naman yung hindi kayo nangangailangan ng malaking halaga para sa ganun. Mas maganda po buwan-buwan sa kami advance interest deduction po yan eh. Kumbaga, yung 18 months na yun, babawasan namin ng maliit na halaga. Actually, nagre-range yata yan to 4 to 5% a month. So depende po sa treasury bill rates. So makikita natin doon. Pero yun naman po, sasabihin namin during the interview. O kung mag-a-advance 18 months po kayo, ito yung possibility na ma-deduct sa inyo. Willing po ba kayo ituloy pa yan? So pagka po na nagsabi siya na yes, pipirma siya doon, itutuloy natin. Pero kung hindi naman, magna-regular monthly pension na lang tayo. So mas maganda pala yun, yung talagang yung every month na lang siya tatanggap. Opo, at saka tandaan po natin mga retiree pensioners, ang ating pension po is guaranteed for 5 years. Hindi po katulad doon sa ibang ahensya na kung saan pagka po kasi sabanggitin ko na po sa GSIS kasi yung ating mga pensioners dyan, pagka po namatay yung miyembro, yung asawa na lang entitled sa 50% ng monthly pension. Sa SSS po, ang transfer namin ng beneficio is 100%. So ibig sabihin po, saka guaranteed pa ng 5 years. So kung ngayon ka lang magtatanggap, wala pong mawawala sa inyo kung sakaling biglang
tawagin ni Lord, di ba yung ating mga pensioner, wala pong mawawala sa inyo kasi yung pong hindi nyo tinanggap, ibibigay po natin sa tagapagmana nyo. So wala po tayong problema doon. Minsan po kasi sa GSIS, medyo ginagawa ng mga empleyado nga sa gobyerno, ina-advance sila kasi nga, ang talo nga po kasi sa GSIS, bigla po kasing 50% na lang ang matatanggap ng tagapagmana. Hindi katulad sa SSS na 100% transfer of benefit. So yun po yung iniiwasan natin sa GSIS. Pero sa SSS po, I guarantee you, wala pong mawawala sa inyo kasi tandaan nyo po, ang pension ng isang miyembro is guaranteed for 5 years. Kahit po, kuhanin, ano ba, may isang pensionado na matay sa 12th buwan ng pagpe-pension, yung natitirang 48 months, ibabayad namin yan sa tagapagmana 100%. Hindi katulad sa GSIS na 50%. What if kunwari naman, kasi mayroong mga pensioner na nung buhay pa sila, hindi nila wini-withdraw yung mga yung pension nila sa SSS. Okay. Hanggang sa namatay na siya, apo, ayaw na ibigay yung bangko yung portion nung time nung buhay pa si member. Ang rules po kasi namin dyan, actually, dapat po kasi ibigay ng bangko yan. Kasi di ba meron naman silang policy dyan. Sinusulatan po namin ng miyembro na until the month of death, pwede niyong ipa-withdraw yan subject to the banking rules. Pero yung after po ng death, talaga ibalik niyo na yan sa SSS kasi i-determine muna namin who is the rightful beneficiary based on the Social Security law. Saka po namin babayaran yun from the time of death onwards. Pero yung from the time up to the death, yun po ay subject to banking rules. Pero may option din po sila, pwede ibalik. Pero ang sa amin pong policy talaga, subject to banking rules yan. Subject to banking rules na kailangan dadaan daw sa legal process? May ganun po talaga. Kaya ang sina-advise namin doon sa ating mga pensioner, kung po talaga hindi nyo pa kailangan yung mga pera ninyo, ang gawin nyo po, ilipat nyo lang ng account kasi kontrolado nga namin yung account ng yung sa SSS. Ibig sabihin, kailangan may clearance muna sa SSS bago ma-withdraw nung mga tagapagmana. So, wag po nating ugaliin na hamulang dyan kasi pinapalaki, ilipat nyo po sa inyong personal account para maiwasan yung mga hassles na yun. Pero kung okay lang naman sa inyo na nandyan and then subject to banking rules later, okay lang po yun. Pero kung sakali naman, yung nabanggit ko, kunwari, nung buhay pa siya, nakaipon ng 100,000, hindi okay na withdraw. Mm-hmm. Pero meron ATM card. Po. So, kunwari, namatay si member, tapos after a week after ng bureau, i-withdraw nung mga kamag-anak na hindi alam ng banko pa, i-withdraw niya yung pera na naipon, may violation ba yan? May violation po yung kasi hindi ba dapat si miyembro na nakaka-withdraw ng kanyang account. So may pwede siyang habulin ng banko, pero kami po, hahabulin namin ng banko after the day of death onwards. Pero yung i-withdraw na kasi parang unauthorized withdrawal na po yun kasi patay na yung miyembro, dapat hindi natin mini-withdraw. Ang dapat natin gawin, inotify natin si banko, o namatay na yung pensioner na ganitong petsa. Tapos si banko naman, hindi naman ibibigay ang kuha niya, ang balanse. Magsasubmit ka muna ng mga dokumento sa kanila. Tapos po, mag-report kayo sa SSS para susulatan namin ng banko na dapat siyang, yung beginning sa ganitong araw na to, onwards, ibalik nyo sa amin yung pension. O ibabalik lang niya, from time nung namatay na. Opo, onwards. Onwards. Yes. Pero yung bago siya namatay, hindi niya ibibigay. Pwede po kasi subject to banking rules ngayon kasi meron silang policy na supposedly na credit na yan sa account ng miyembro, pera na nung miyembro yan. Kaya nasa discretion na ng banko. Pero po yung from month of death, discretion ng SSS yan. Kasi sino ba ang tagapagmana at dapat pa bang siyang mabigyan? Kasi po, tandaan natin, ang transfer of pension is ginagawa lang namin sa mga primary beneficiaries. And who are the primary beneficiaries? The legal spouse and the dependent minor children. Minor can be legitimated, illegitimate, or legally adopted. Kasi, kaya ko naitanong sa iyo, Sir Fernand, kasi si father ko namatay. At kasi December, kasi siya namatay, December 14. Ang ginagawa ng father ko lagi, from January to December, iniipon niya yan. Mm-hmm. So pagdating ng before ng, di ba, ang Christmas is December 25. Nag-withdraw yan ng December 20, 21. Kukunin niya ng buo. Tapos lahat ng naipon niya sa
sa pension niya, ito ay pinamimigay sa lahat ng apo. Sayang, hindi ako nakasama doon. Yun! Kaso hindi nga binigay ng bangko. Hindi nga po ibibigay, subject to banking rules yun. Mm, kasi ang alam ko po, nire-require nila magsabit ng marriage contract, kasi yung legal estate, di ba yung kuha niya, yung estate niya, i-establish pa, sino ang legal beneficiaries. So meron po subject to banking rules talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat ilipat sa personal account. Oo. Saka isa pa, ang isa pa, kapag ang pensioner, ito ay, ano lang to, ah, sa akin ay nangyari na to sa amin, sa pamilya namin, kaya gusto ko rin i-share sa inyo, kapag inyong pensioner, ang kanyang monthly na kinukuha ay nasa savings book. Mm. Tapos nung araw na yon, nagkataon na mabaga ang paa ng father ko. Si father at si mother, sabay sila pumupunta sa bangko. Pareho sila yearly ang pag-withdraw. Mm. So, si mother, nung nag-withdraw, si father, gumawa ng withdrawal slip, hindi pinayagan ng bangko. Oo nga po, kasi alam ko dyan, may special power ng pa eh. So, yung ganyan po kasing policy, for example, can no longer transact to the bank yung ating mga pensioners, kailangan mag-appoint na tayo ng guardianship. So, mag-appoint na kayo ng guardian, ipoprocess ni SSS, mag-open kayo ng interest for account, saka doon kami magkikredit. Para kasi maiwasan nga yung, for example, hindi makalakad kasi may sakit. Oo. Yung po yung ginagawa na procedure ng SSS. Hindi po kasi savings account po yun eh. Single savings account yan eh. Oo. Supposedly, ang meron ng discretion dyan o allowed to withdraw ay yung may-ari ng account. So, yun eh kaso pumirma siya ang withdrawal slip. Ang withdrawal slip po yata hindi na ina-allowed. Alam ko, special power of attorney na. SPA na ang ina-allowed. Saka yung special power of attorney, may period lang yan na anong tawag doon? Parang validity period. So pagka po medyo nag-exceed ka na doon, another SPA na naman. So ang gawin nyo po para walang hassles yung mga ganyan sitwasyon, mag-apply na tayo ng guardianship with the SSS. Pagka po napatunayan namin na qualified kayo sa guardianship, mag-o-open tayo ng interest for account para yun ang guardian ang mag-withdraw doon sa monthly pension. Ah, ang sa akin naman, kapag ka meron nag-a-apply for pension at retirement, ang lagi tinuturo ko, gumawa na lang kayo ng ATM. Sa totoo lang po, at saka ngayon, pagka po ata passbook kasi, medyo mataas ang maintaining balance. Oh. So, mas advisable po yung ATM. Oh. Ang ATM po kasi, pagka binigyan kayo ng letter of introduction ni SSS, 100 pesos lang ang maintaining balance. Oh. Kailangan lang yung account walang hindi bababa sa 100 pesos. Otherwise, magko-close yung account, hindi namin mapapasokan ng monthly pension. Yung po ang mga iwasan natin kasi marami kami na-encounter na ganyan. Minsan kasi yung mga bankong ibinibigay natin is a debit card. So, maski po, pagka po debit card, pagka ibinayad nila sa grocery, walang control. Minsan meron kami na-encounter dyan na bakit daw naputol. Kasi nga po, hindi makapasok yung monthly remittance kasi the last time he uses his debit card, nag-88 pesos ang balance. And then, na-close account. Hindi po makakapasok yung mga succeeding monthly pension. So, ang iwasan po natin, make sure na merong at least 100 pesos yan to keep the account open. Kasi yun po, pagka na-close account, hassle po. Eh sir, ano pala? Kapag, di ba ATM na siya, doon pumapasok ang kanya monthly pension, pwede din ba niya gamitin yung ATM account na pasukan din niya ng ibang pera niya? Pwede naman po, pero kami hindi namin ina-advise yun. Uh-oh. Kasi minsan po nagtataka si miyembro, parang hindi kami nag-remit o nag-under-remittance kami, nag-under-crediting, mahirap pong mag-reconcile. Uh-oh. So, kaya sinasabi namin, pwede po bang yung account na to is for SSS use only? Kasi nga po, ang malaking problema sa reconciliation of records. Pero kung willing lang naman kayo na magkaroon ng ganyang hassle, okay lang po, pwede naman gamitin. Pwede naman. Pero ang advantage po kasi dyan, at least 100 pesos lang yung maintaining balance. Hindi kasi ang taas kasi ng maintaining balance sa ibang banko, di ba, pagdating ng savings account. So, medyo natatalo tayo doon. E samantala kung SSS pensioners account yan, 100 pesos lang yung maintaining balance. So, that's the advantage. Marami po ako natutunan kay Sir Fernan. Kaya kapag po kayo ay mag-a-apply po ng retirement, kung hindi naman po ninyo kailangan ng biglaan na tinatawag natin na lump sum na advance 18 months, mas maganda i-apply lang po ninyo yung kada buwan meron kayo nakukuha. Kasi kapag po kayo ay nag-apply ng 18 months, ito din ay may interest na may kakalta, sayang din yun. At kapag sinabi mo ng lump sum, ibig sabihin yung 18 months in advance nyo. Pero pagdating ng 19 months, meron pa rin po kayo nakukuha buwan-buwan. Kasi meron po ibang miyembro, akala nila
ay, nakuha ko na ang pension ko sa SSS, nag-apply ako ng lump sum. Akala nila hanggang doon na lang, wala na. Hindi po yan, at mali po yun ha. Pag kayo nag-apply po ng lump sum, pagdating ng 19 months, monthly, tuloy-tuloy na yan hanggang sa buhay pa kayo, pero po kayo natatanggap mula sa SSS. At para sa akin naman, kung sakali naman ang para sa akin dahil doon sa naranasan ko, doon sa father ko, kaya ang sa akin naman, mas gugustuhin ko mag-apply na lang ako ng ATM para mas mabilis nyo makuha yung pera na kahit saan, basta meron lang ATM machine, makakapag-withdraw na kayo. Hindi na nyo kailangan pumunta pa doon mismo doon sa banko kung saan po kayo nag-apply ng savings account number. Kasi pagka-savings, kung ikaw ang miyembro, ikaw ang nag-apply na, kung ikaw yung tumatanggap ng monthly pension, ikaw talaga mismo ang pupunta sa banko at hindi po kayo pwede mag-issue ng withdrawal slip tapos ipapa-withdraw mo sa asawa niyo o sa anak po niyo. Hindi po po pwede. Kaya para sa akin, ang pinapayo ko ay mag-open na lang po kayo ng ATM. At kapag po, basta alam naman po kung anong araw po mapasok, mas maganda payo ko po sa inyo, kunin na nyo monthly, kunin withdraw na ninyo, tapos mag-open na lang kayo ng separate account na meron kayong ka-N or either ka-N or yung asawa po ninyo o yung anak po ninyo, para sigurado po ninyo kung anytime din natin masabi kung biglang may nangyari, makukuha pa rin ninyo ang iyong pensyon. Sa ating po mga miyembro na 65 years old at hindi pa nagpapayad ng retirement claim sa SSS, kapag kayo po ay qualified, pwede na po natin i-avail yung ating tinatawag na technical retirement online. So, ibig sabihin, hindi kayo kailangan pumunta sa sangay ng SSS. Sa atin lamang po mga computers, pwede nating ma-file yung ating salary loan. Iwas gastos, iwas hassle sa traffic, pero matatagap po natin yung ating salary loan on time. Sa katulad po ng sabi ni Dr. Hilda, pwede pong mag-avail ng advance 18 months, pero kung hindi naman kailangan, huwag po nating i-avail. Ang importante po ay maintindihan natin at maunawa natin ano ba yung magiging benepisyo sa advance 18 months, ano ba naman, at saka ano naman yung hindi benepisyo. Ako po, ina-advise ko personally, kung hindi natin kailangan yung malaking halaga, mas maganda po na monthly natin tanggapin yung ating monthly pension. Pero kung kailangan po nyo mag-advance sa 18 months, tandaan po natin mag-resume ang monthly pension on the 19th month. Pero gusto ko rin po ipaalam na meron po kayong matatanggap na 13th month kung sakaling sasagasaan natin yung buwan ng Disyembre, makakatanggap pa rin po kayo ng 13th month kahit nag-advance po kayo ng 18 months. Hindi po namin kasamang ibinibigay sa advance 18 months ang 13th month. Kaya po definitely makakatanggap po kayo ng 13th month sa separate disbursement. Ibig sabihin, kung kailan naka-schedule ang 13th month para sa naturang taon, doon nyo po matatanggap. Katulad po ngayong 2019, yung mga nakatanggap na advance 18 months, may good news po ako. Baka sa first week of December, matanggap nyo na yung inyong 13th month. Okay, so avail lang po natin yung technical retirement online.